Ang Bermuda Triangle ay isa sa mahiwagang lugar na matatagpuan sa dagat ng Atlantiko. Ito ay nasasakupan ng Miami sa bansang Amerika at sa bansang Puerto Rico. Sinasabing napakaraming barko at eroplano ang dito ay nawala. Ang nakapagtataka ay marami sa mga nawalang sasakyang ito ay sa hindi maipaliwanag na kadahilanan. Kaya naman, ang lugar na ito ay pinansagang triangulo ng demonyo. Ilan sa mga naitalang nawala dito ay ating tatalakayin. Kaya naman po, inihahandog ko ang limang misteryosong kwento ng pagkawala sa Bermuda Triangle Part 1. Number 5, ang barkong Marie Celeste. Nang ikalima ng Disyembre taong 1872, nang ang barkong Marie Celeste ay naglayag galing sa pantalan ng New York sa bansang Amerika papunta sa isang destinasyon upang maghatid ng mga karga nito. Ang barkong ito ay hindi nakarating sa dapat nitong paroonan. Ang mga otoridad ay naglunsad ng misyon upang hanapin o iligtas ang mga sakay ng barko o upang malaman na rin kung bakit hindi ito nakarating sa dapat nitong patunguhan. Kanilang natagpuan ang barko na palutang-lutang sa bahagi ng Bermuda Triangle. Ngunit ang 11 sa sakay nito ay nawawala. Kabilang na dito ay ang kapitang si Sanz. Ang nakapagtataka ay ang mga personal na gamit ng mga tripulante nito ay naiwan. Pati na rin ang mga mamahalin at napaka-importanteng karga ng barko ay naiwang lahat. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng hiwagang bumabalot sa barko. Ang mga pagkain ay halos hindi nagalaw at ang mga lifeboat ng barko ay nandoon lahat. Ang mga pagkain sa plato ng mga tripulante ay hindi man lamang nabulok. Hanggang sa ngayon, wala ni isang makapagsabi o makapagpatunay kung ano nga ba ang nangyari sa kapitan at mga tripulante ng barkong ito. Sinasabi ng iba na baka naman ay naglundaga ng mga ito. Ito ay kahit pa sa kalagitnaan kanilang pagkain. Kung bakit ay kayo na po ang bahalang humusga. Number 4, ang barkong Ellen Austin. Isa sa pinaka tila nakakapanindig balahibong kwento ng pagkawala sa Bermuda Triangle ay ang kwento ng barkong Ellen Austin ng taong 1881. Nang maglayag ito ay nakasalubong nito ang isa pang barko na nasa maayos na kalagayan, kompleto sa pagkain at kagamitan. Ngunit wala na isa sa mga tripulante o kahit sino man ang sakay ng barko. Sa pagnanais na makuha o isalba ang maayos namang abandonadong barko, ay ilan sa mga tripulante ng barko ay sumakay upang ito ay itimon papunta sa kanilang destinasyon. Ngunit habang sila ay pabalik, ay nawala ang barko sa kanilang paningin. Tila ito ay naligaw na naman, kaya sila ay nagpatuloy sa paglalayag. Ngunit sa kanilang pagkagulat ay nakasalubong na naman nila muli ang abandonadong barko. Ngunit nawawala ang ilan sa mga tripulanteng sumakay dito, kaya naman naisipan ng kapitan ng barkong Ellen Austin na tumawag na ng tulong upang kunin ang sinasabing barko na kanilang nakasalubong upang ito ay dalhin sa baybayin. Nang dumating ang mga sumasaklolo sa kanila, ay hindi na nila mahagilap ang sinasabing abandonadong barko, maging ang barkong tumawag sa kanila na walang iba kundi ang Ellen Austin ay hindi na rin nila mahagilap. Magpasa hanggang ngayon ay walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa dalawang barko. Ngunit may mga nagsasabing nakikita pa rin ang abandonadong barko kasama ang Ellen Austin na naglalayag at tila tinatangka nitong iligaw ang ilan pa sa mga barkong nasasalubong nito. May mga nagsasabi naman na ito ay nagpapakita upang makakuha pa ng mas marami pang tripulante. Kayo na po ang bahalang humusga. Number 3, ang USS Cyclops. Ang barkong USS Cyclops ay ang tinaguriang halimaw na barko pinatatakbo ng bansang Amerika upang tumulong sa mga sundalong Briton ng panahon ng unang digmaang pandaigdigan. Ang barkong ito ay naglayag papunta sa bansang Brazil at tinakdang makarating sa unang pagputok ng liwanag ng buwan ng Pebrero taong 1918. Ngunit hindi nito narating ang takdang lokasyon. Huling nakita ang barkong ito na naglalayag sa baybayin ng Barbos ng ika-4 ng Marso. Napakaraming ipinadala upang kunin ang higanting bakal na ito, ngunit ni isa ay walang nagtagumpay. Nang ang mga pamilya ng 306 na tripulanteng sakay ng higanting barkong ito ay nagsimulang magtanong kung nasaan na ang kanilang mahal sa buhay, ay mas marami pang ipinadala ang mga tao at mga barko ang bansang Amerika upang hanapin muli ang higanting barkong bakal. Ngunit muli ay walang nakatagpo dito. Sinasabi ng gobyerno ng Amerika na walang SOS o kahit ano pa mang mensahe ang kanilang natanggap. Wala rin di umanong kahit na anong bigla ang bagyo
ang namataan sa lugar. Kaya naman sila ay napilitang ideklara na na ang barkong USS Cyclops ay nawawala at itinuring ng patay ang lahat ng 306 na mga sakay nito. Ang kakaiba ay 2 pang kaparehong barko ay nawala sa parehong sirkumstansya. Ang USS Proteus at ang USS Nereus ay nawala rin ng taong 1941. Walang kahit anong naiwang bakas na mga ito maliban sa mga alaala ng mga sakay na mga tripulanteng ito sa kanilang pamilya dahil ang 2 barkong ito ay hindi na rin natagpuan. Number 2, ang pagkawala ng Flight 19. Isa sa pinakasikat na pagkawala sa Bermuda Triangle ay ang Flight 19. Lang gabi ng 5 ng Disyembre taong 1945, 5 sa pinakamagagaling na eroplanong taga-bomba ang nawala na parang bula sa kalangitan habang sila ay lumilipad. Ang commander ng misyong ito na si Lieutenant Charles Taylor ay dire-diretso ang pakikipag-usap hanggang sa bigla na lamang nawala ang signal nito habang siya ay nagsasalita. Walang kahit na anong ingay ang narinig, maging ito man ay static o ugong, basta na lamang naputol ang linya. Matapos nito ay hindi na muli pang nakita ang 5 eroplanong pandigma. Sa pagkalito ay nagpadala ng mga eroplano upang hanapin at iligtas ang mga nawawalang piloto. Ngunit maging ang mga ipinadalang mga eroplano ay hindi na rin nakabalik sa parehong pangyayari. Habang ang mga piloto ay nakikipag-usap sa base, ay bigla na lamang naputol ang lahat ng kanilang komunikasyon at tila sila ay nawala na lamang ng parambula. Magpasa hanggang ngayon ay walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa mga eroplanong ito. Ang gobyerno ng Amerika ay tinataka na lamang na ang dahilan ng pagkawala ng mga eroplanong ito ay sa hindi matukoy. Number 1, ang misteryo ng barkong Marine Sulphur Queen. Lang taong 1960, ang barkong Marine Sulphur Queen ay ginawang tagakarga ng mga tinutunaw na sulfur mula sa pagiging T2 tanker. Ang malahiganteng barkong bakal na ito ay may habang 600 talampakan at binuo ng taong 1914 upang gamitin bilang imbakan. Nang 2 ng Pebrero taong 1963, ito ay naglayag dala ang 15,000 toneladang tinunaw na sulpura at may sakay na 39 na tripulante papunta sa kanilang destinasyon. Nagaya ng lahat sa mga sasakyang naitampok sa listahang ito, ang Marine Sulphur Queen ay hindi na rin nakarating. Ang huling beses na ito ay nakita ay naglalayag ito ng 4 ng Pebrero ng parehong taon. Ilang araw mula nang ito ay umalis sa pantalan. Ang nakapagtataka ay pareho ng mga eroplanong nawala ay habang nagsasalita ang kapitan nito ay bigla na lamang itong naputol. Wala ang kahit na anong ingay ang narinig. Ito ay tila bigla na lamang naglahong parang bula. Ang kapitan ng barko ay nagsabi na walang kahit na anumang sama ng panahon o kahit na anong bagyo ang nakikita. Tila ito ay natutuwa na mukhang magiging maayos ang kanilang paglalakbay. Magpasa hanggang ngayon ay walang makapagsabi kung saan napunta ang barko o kung ano ang nangyari sa mga sakay nito. Dahil magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang malahiganteng bakal na barkong ito. Ang mga kwento sa aking listahan ay ang mga iilan lamang sa mga kwentong mahiwagang pagkawala ng mga sasakyan, hindi lamang panghimpapawid, ngunit pati na rin sa sasakyang pandagat na naganap nang sila ay mapadaan sa tinaguriang triyanggulo ng demonyo. Kung ano talaga ang nangyari sa kanila, sana ay malaman na upang kahit papano ay maibsan ang pangungulila, pati na rin ang misteryong bumabalot sa tinaguriang triyanggulo ng demonyo sa dagat ng Atlantic. At yan ang 5 misteryong kwento ng pagkawala sa Bermuda Triangle Part 1. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli, ito po si Tina Galog at sa inyo, peace out!